mga istorya ng hindi pangkaraniwang pagkakaibigan sa showbiz at kung paano ito nagsimula. Sandara Park and Katrina Halili. Nang mag-celebrate si Sandara Park ng kanyang kaarawan dito sa Maynila noong Nobyembre, ang Kapuso actress na si Katrina Halili ay nagsadya pa sa compound ng ABS-CBN upang personal na batiin ang K-pop star. Naging magkaibigan ang dalawa habang ginagawa ang action fantasy film na Super Noi P noong taong 2006. Nang umalis si Dara patungong South Korea, nanatili silang magkaibigan ni Katrina at patuloy ang ugnayan sa isa't isa sa pamamagitan ng Twitter. Jericho Rosales, Ryan Agonzillo, and Drew Arellano. Ang pare-parehong pagkahilig sa motorsiklo ang nagbunsod sa pagkakaibigan nina Jericho, Ryan, at Drew. Tinawag nilang Brap Pack ang kanilang grupo na di kalaunan ay naging magkukumpare na rin. Ang hindi pangkaraniwan sa kanilang grupo ay dahil pati ang kanilang mga misis ay naging malapit na magkakaibigan na rin. Madalas silang magkaroon ng get-together. Kim Atienza and Ding Dong Dantes. Bukod sa malaking agwat sa edad ay di rin inaasahan ng marami ang mabubuong pagkakaibigan sa pagitan ni Ding Dong at Kuya Kim dahil sila ay nasa magkahiwalay na istasyon. Pero ang parehong hilig nila sa pagsali sa triathlon ang naging tulay sa namuo nilang pagkakaibigan. Di kalaunan ay naging biking buddies din sila dahil sa parehong pagkahilig nila sa motorsiklo. Sumasama rin sila sa grupo ng Brap Pack sa rides ng mga ito. Marian Rivera and Bubay. Isa rin sa di pangkaraniwang friendships na nabuo sa showbiz ay ang pagkakaibigan nina Marian Rivera at Bubay. Unang nagkasama ang dalawa sa programang Extra Challenge noon ng GMA7. Kung saan host si Marian at Richard Gutierrez. Noong una raw ay natatakot si Bubay kay Marian, kaya lumalayo siya rito at palaging nasa kahiwalay na tent. Pagkatapos ay bigla raw siyang pinatawag ni Marian. Halika nga dito, bakit ka lumalayo dyan? Hanggang sa lumalim na ng tuluyan ang kanilang pagkakaibigan. Noong inatake ng stroke si Bubay, ay tinulungan siya ni Marian sa kanyang mga medical needs. Siya yung angel ko. Siya yung savior ko. Sobrang bait niya. Basta I love you. Mensahe ni Bubay kay Marian. Hanggang sa kasalukuyan ay matatag ang friendship nina Marian at Bubay. Angelica Panganiban and John Prats. Nagkasama sa programang Gimmick noon ang mga bata pang sina Angelica Panganiban at John Prats. Hindi nila inaakala na ang pagkakaibigang nagsimula noong mga musmos pa lamang sila ay lumalim at tinatayang tatagal panghabang buhay. Bilang pagpapahalaga sa kanilang pagkakaibigan ay kinuha ni John si Angge bilang kanyang best woman noong ikasal sila ni Isabel Oli. Best man niya naman si Sam Milby. Nininang din si Angge ng anak ni John at Isabel. Kahit nag-asawa na si John ay hindi naman nagbago ang pakikitungo nila ni Angge sa isa't isa. Super close at super sweet pa rin sila. Bagay na naiintindihan ni Isabel Oli at hindi niya pinagseselosan. Maha Salvador and Kakay Bautista. Sa kabila ng malaking pagkakaiba ng kanilang ginagampanan sa showbiz industry, bilang si Kakay ay isang komedyante habang si Maha naman ay kadalasang napapanood sa mga teleserye bilang drama actress, ay magkasundo naman sila sa maraming bagay. Ang pagiging malapit sa isa't isa ni Maha at Kakay ay nagsimula noong magkasama sila sa kauna-unahang dance tour ni Maha. Dito na nag-umpisa ang malalim nilang pagkakaibigan. Si Kakay ay madalas na tagapagtanggol ni Maha sa mga intriga at bumabatikos sa kanya.
Angelica Panganiban, Kim Chu at Bella Padilla, na kung tawagin nga ay ang Becky. Marami ang nagulat nang bigla-biglang bumungad sa social media ang nabuong pagkakaibigan kina Angelica Panganiban, Kim Chu at Bella Padilla. Ang di inaasahang friendship na ito ay nagsimula nang magkasama-sama sila sa isang party at doon na-realize nila na na-enjoy nila ang company ng bawat isa. Narito ang kwento ni Kim kung paano nagsimula ang grupo nilang kung tawagin ay ang Becky. Gate crusher kami ni Bella, galing kami sa isang birthday, tapos ayaw pa naming umuwi. Pumunta kami doon sa birthday ni Direk Andoy Ranay na nandoon si Angelica. Ang saya-saya, nagtatawanan na lang kami hanggang sa lagi na lang kami lumalabas. Ang babaw pala naming lahat, yung mga simpleng jokes, tawang-tawa kami. Yung simpleng takbo sa UP, enjoy na enjoy kami. Pinatunayan nilang tatlo na sa gitna ng kanilang pagkakaiba at sa maikling panahon ng pagsasama ay agad silang nag-click sa isa't isa. Vice Ganda and Coco Martin. Hindi pa mga artista noon sina Vice Ganda at Coco Martin ay naging magkaibigan na sila. Waiter noon si Coco habang stand-up comedian at performer naman si Vice Ganda. Hindi nila lubos sa kalain na ang simpleng interaction nila noong mga hindi pa sila kilala ay dadalhin nila hanggang ngayon na pareho na silang isa sa may pinakamalalaking pangalan sa mundo ng Philippine showbiz.